kahit tayo ay nagta-transition sa alert level 1, mas konti na ho ang restriction, mas konti na ho yung makikita niyo yung government intervention. Ibig sabihin, mas personal responsibility. Paano natin poprotektahan ang ating sarili, ang ating institusyon, ang ating opisina. Pero umasa ho kayo, patuloy naman ang paggabay ng Taguig CEDSU, City Epidemiology Disease Surveillance Unit, para nababantayan natin kung may kakaibang pagtataas ng kaso sa iba't ibang lugar. Para sa ilang mga paalala mula sa Taguig CEDSU, eto po si Ma'am Jelay. Thank you po, Mayor, at magandang araw sa mga kapwa kong Tagigenyo. Nakakatuwang makita ang panunumbalik ng ating lipunan at ngayon ay dapat alam na natin kung paano makakaiwas sa COVID. Kaya tuloy-tuloy lang ang laging paggamit ng ating mga face mask at madalas na paghuhugas ng mga kamay. Hindi gaya noong nagsisimula pa lamang ang pandemic, ngayon ay marami na tayong alam at handang-handa na ang ating health systems na tugunan ang sakit na ito. Libreng PCR at antigen testing, libreng isolation at quarantine facilities, libreng mga gamot gaya ng ating mga antiviral drugs, at libreng bakuna. Lahat po yan ay madali tayong makaka-avail. Pumunta lamang at magpakonsulta sa inyong health center o tumawag sa kanilang mga telemedicine hotline. Ang inyong lungsod ay handang tulungan kayo sa inyong mga pangangailangan. Tatalakayin po natin ngayon ang kaso ng isang 45-year-old na ginang na nakaschedule for operation sa kanyang kidney stones. Isa sa mga kailangan na laboratory exam ay ang PCR test bago siya maoperahan. Ngunit siya ay nag-positive. Wala namang mga simptomas na na-exhibit ang ating kaso. Agad din siyang nirefer sa ating health center for isolation and contact tracing. Sa pagsisiyasat ng CEDSU, nalaman namin na 5 araw bago magpa-swab test ay nagpunta ang ginang sa Talipapa upang mamili ng mga school supplies na kailangan ng kanyang mga anak. Napansin niya na napakaraming tao sa pinuntahang tindahan at nagsisiksikan ang mga mamimili. At dahil sa init sa labas, ay madalas niyang natatanggal ang kanyang mask upang punasan ang pawis at uminom ng tubig. Nalaman din namin na 2 doses pa lamang ng vaccine ang kanyang natanggap. Napakalaga ang tamang pagsuot at laging paggamit ng face mask, lalo na kung magpupunta sa mga matataog lugar. Ang face mask ay mabisang paraan upang makaiwas tayo na mahawa sa COVID. Napakalaga din sa may mga comorbidities o mga immunocompromised na maging up-to-date sa ating vaccination schedule. Ito ay ang makakuha tayo ng ating primary series ng mga bakuna plus ang booster shot. Sa pag-aaral na ginawa nila Nick Andrews on the effectiveness of COVID-19 booster vaccines against COVID-19-related symptoms, hospitalization, and death in England, published on January 14, 2022 sa Journal of Nature Medicine, napatunayan nila na ang booster dose ay mayroong 94-97% absolute vaccine effectiveness against symptomatic disease. At nakamit naman ang 97-99% absolute vaccine effectiveness against hospitalization or death. Patunay ito sa bisa ng ating mga bakuna, lalo na kung makatanggap tayo ng booster dose, kaya't maging up-to-date na po kayo sa inyong bakuna. Kung kayo po ay high risk na magkasakit ng COVID, katulad ng ating mga kaso na may comorbidities o immunocompromised, o di kaya kayo ay senior citizens o isang economic frontliner, hinihikayat namin kayo na magpa-swab test regularly. Madali po kayong makakapagpa-swab test ng libre dahil mayroon tayong 31 testing sites sa ating mga barangay. Maaari din kayong magpa-schedule for smart testing gamit ang inyong Trace account para sa ating drive-thru testing facilities sa BGC at Lakeshore Hall sa C6, sa Park and Test sa Vista Mall Parking Building, at sa Hagonoy Mega Swabbing Facility. Sa mga bedridden, mga PWDs at senior na ating kapamilya na hirap lumabas ng bahay, maaari din kayong magpa-schedule ng home swabbing via our Lingap testing program. Tumawag lamang kayo sa inyong mga telemedicine hotlines. Kung nangangailangan naman kayo o mga kamag-anak, o kaibigan nyo ng isolation or quarantine facility, sakaling magkasakit o magkaroon ng exposure sa isang confirmed COVID case, ang Taguig ay mayroong malilinis at magagandang quarantine hotels kung saan kayo ay makakapagpagaling sa pangangalaga ng ating mga doctors at nurses. At dahil tayo ay nasa alert level 1 na at pinayagan na ang karamihan ng mga activities at 100% tandaan po natin ang mabisang paraan upang makaiwas tayo ng COVID.
Ito ay ang laging pagsuot ng face mask, madalas na paghuhugas ng kamay, at magiging up-to-date sa ating vaccination status. Muli, ako po si Jelisa Sadural, Disease Surveillance Nurse ng CEDSU. Lagi pong nakaantabay sa inyong kalusugan at kaligtasan. Be healthy and safe. Maraming salamat po.